Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si IVR Aguilana, BSA 1B. Ngayong araw ay tatalakayin at i-discuss ko sa inyo ang nilalaman ng Aralin 13 patungkol sa si Rizal sa Estados Unidos. Si Rizal sa Estados Unidos. Ang paglalakbay sa Amerika. April 28, 1888, dumating ang barkong Belegic sa daungan ng lungsod ng San Francisco, na kung saan nakasakay po dito yung mga manggagawang Chino na gustong magtrabaho sa Amerika. So, kolera. Dahilan kung bakit hindi pinayagan ang mga pasahero na makababa ng barko at sila ay kinuwarentenas dahilan sa takot ng mga Amerikano na sila ay mayroong sakit na ito. So, ang kolera po ay isang nakakahawang sakit na kung ating pong ihahalin tulad sa nararanasan natin po ngayong pandemya na COVID-19. Quarantenas po ang tawag nila sa tawag natin sa quarantine na kung saan sa atin po ikinu-quarantine natin yung mga taong person under investigate and person under monitoring, PUI or PUM, na kung sila po ay kinu-quarantenas po nila yung mga pasahero na lulan ng barko upang hindi po mahawaan ng sakit yung mga Amerikano. Dahil ang sakit po na kolera ay lubhang nakakahawa po kasi ito na parang COVID-19 nga po na nararanasan nga natin ngayon. Nabigla si Rizal sa dahilang noong panahong iyon ay walang epidemya ng kolera sa malayong silangan at ang konsul ng Estados Unidos sa Hapon ay nagbigay ng patunay na walang epidemya nang nasabing sakit sa Hapon. Nalaman ni Rizal na ang dahilan ng kuwarantenas ay upang hindi makapasok agad ang manggagawang Chino sa Estados Unidos na ayaw ng mga Amerikanong manggagawa. Pag pumasok ang mga manggagawang Chino ay matatalo ang nakaupong presidente ng Amerika sa nalalapit na eleksyon. So, yung pagkukuwarantenas po dun sa mga pasaherong lulan ng barko ay hindi po talaga may sakit. Pakanana lang po ng mga Amerikano na sabihing palabasing may sakit yung mga nakasakay dun sa barko, yung mga pasahero nun, upang hindi po makatuloy na makapasok ang mga manggagawang Chino. Dahil yung mga manggagawang Chino ay isa sa mga pasahero ng barko. Pakanana lang po ng mga Amerikano yon na sila ay may sakit upang hindi sila makapasok. Sunod, kahit na may kuwarentenas ay pinayagan ng mga Amerikano na makapasok ng 700 bales ng sulta na mula sa China na hindi man lamang pinapausukan ng gamot. Sunod, nakaalis si Rizal at mga biyahero mula sa Primaraklaseng kabina mula sa kuwarentenas pagkatapos ng isang linggo. Ang mga Hapon at Chino ay ikinulong pa ng mas mahabang panahon. Okay, so, ibig sabihin po, kinuwarantin po sila ng 7 days na kung dito po sa atin ay pag may paglalabas ka ng bansa or lalabas ka ng iyong bayan, pagbalik mo sa bayan mo, may quarantine ka ng 14 days or 7 days. Pwedeng ganun. New York. Narating ni Rizal ang New York noong Mayo 3, 1888 at kanyang sinabi na ang lungsod ay isang napakalaking bayan. So ngayon, nung nakarating po si Rizal sa New York ay napuna niya na malaking bayan yung lungsod na kanyang kinaroroonan. Palace Hotel. Tinuluyan ni Rizal sa kanyang panahon na pananatili sa San Francisco. Dito po tumuloy sa Palace Hotel si Rizal or dito siya nag-check-in. San Francisco. Mula rito ay tinawid ni Rizal ang kalawakan ng Estados Unidos hanggang sa lungsod ng New York. Barkong City of Rome. Nagdala kay Rizal patungo ng London.
Ito po yung barkong sinakyan ni Rizal patungo po sa London. Mga impresyon ni Rizal sa Amerika. Dito po muna tayo sa mabuting impresyon. Una, ang kaunlaran ng Estados Unidos ay makikita sa kanyang malalaking lungsod. Malawak ang bukid at malalagong mga industriya at abalang mga pabrika. Pangalawa, ang pagiging masigasig ng mga mamamayang Amerikano. Pangatlo, ang likas na kagandahan ng bansa. Pang-apat, ang mataas na antas na pamumuhay ng tao. At pang-lima, ang magandang pagkakataon para sa mga dayuhang manggagawa. Dito naman po tayo sa masamang impresyon. Ang kawalan ng pagkakapantay-pantay ng mga lahi. Ang Amerikano ay isang magandang bayan para sa mga puti at hindi sa mga taong may kulay ang balat. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa. God bless po.